So good day once again mga kasangreal, no? So ngayon it's Sunday afternoon. Meron akong bago na namang i-share sa inyo na idea when it comes to planting. Abangan nyo to guys, ha? And thank you nga pala ulit sa lahat ng mga nagko-comments dito sa ating channel, sa lahat ng nagsusupport, sa lahat ng nagsishare ng videos natin. Maraming salamat po. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito, click nyo lang tong red button dito para makapag-subscribe kayo dito at maging updated kayo sa lahat ng mga latest videos ni Sangreal TV. Salamat guys. Hello, what's up guys? Andito naman kayo sa Sangreal TV! So guys, ano ba yung gagawin natin ngayon? This afternoon guys, mayroon akong nakita na eto styro guys. Actually, lalagyanan po yan ng mga grapes galing sa palengke. Pero there was this time na meron tumulong dito, nagbigay ng tulong dito sa amin mga way back 4 months ago or 5 months ago na nagbigay ng mga grapes dito sa lugar namin. Tapos nakakuha nga ako nito lalagyan. At itong lalagyan na to guys, i-convert ko to into taniman. Ha? Meron pa kasi ang mga ano dyan, eh, mga binhi ng halaman. And gusto kong mag-start ulit from zero, from scratches talaga, para makapagbigay sa inyo ng ideas kung paano ko ito gagawin. And ayan guys, sa nakikita nyo, may mga butas-butas yan. So kapag nilagyan ko yan ng lupa, matik yan guys. Pag nilagyan mo ng tubig, diniligan mo, tatagas lang yung lupa. Mauubos yung lupa sa ano. So ang ginawa ko dyan guys, lalagyan ko siya nito mga basahan. Kakat ako, lagay ko sa mga butas niya. So ang mangyayari niya, pag nagdilig ka, yung tubig lang yung tatagas. Kasi madidrain eh, di ba? So, ayun ang idea ko dyan guys. Lagyan natin ng lupa to, pupunuin ko. Tapos papakita ko sa inyo yung finish mamaya pagka nagawa na. Creative ideas is flowing now sa aking mind ngayong araw na to guys. Well, actually, kanina nanonood ako sa Netflix ng isang movie. At yung movie niyon guys, is yung title nun is Martian. Isa siyang botanist guys na punta sa Mars, na iwan doon, tapos kailangan niya mag-survive for a couple of years. And dahil sa botanist siya, nagawa niya yun. Tayo pa kaya dito, di ba, sa Pilipinas, na nandiyan lahat ng mga gamit, kaya na lupa, ng oxygen, ng tubig, di ba, tsaka ng binhi. So eto guys, nagawin ko lang to. Ah, dahil sa na-inspire ako doon sa movie na yun. Mga ito. So guys, ito na nga yung nilipat ko dito na lupa. Kung mapapansin niyo po guys, masyadong dark yung color niya kasi nilagyan ko po yun ng kataba. Pinataba ko talaga itong lupa na to guys. At yan o, kitang-kita naman, boy na boy yung mga bulati dyan guys. Yan. Yan po yung mga bulating nandiyan sa may lupa. Na meaning to say na talagang healthy po yung lupa na yan guys. Sakto-sakto yan kung pagtataniman mo yan ng binhi, eh talagang mabubuhay yan dyan guys. So yan po siya guys. Tapos ko na yung isa naman yung gagawin ko pa guys. So yan po siya, yung bulati. Yan. Nalagyan ko na rin ng mga takip yung butas niya para mas maayos siya guys. Tatanim ko naman dyan yung mga binhi ko ng okra guys. At siguro order na lang ako ng mga binhi sa Lazada para maiano ko, maitanim ko. Kasi mas maganda yung meron ko sariling source ng pagkain, ng gulay, kahit na nasa Manila ka lang, diba? So ayun guys, yun na nasa isip ko talaga. Ay, gaya nga na sinabi ko sa inyo guys, na-inspire ako sa movie na yun. Yung sa Mars. So, ito siya guys, ha. Ito po yan.
Napaka-healthy na lupa, daming daming bulati talaga, as in. Like yung lupa. Ayan. Tapos walang masyadong walang bato to, guys. So inaano ko lang siya, guys, binubuhagag ko lang ng konti. Mamaya magsisimula na ako magtanim. Tapos after ilang days, siguro mga 1 to 3 days hanggang 5 days, makikita mo na yung mga usbong na ano dyan. Usbong ng binhi. Alright. So, ito, guys. Tanggalin ko lang yung iba mga dumi dito na nakasama. Yan. Okay na. So, isa na yan. So guys, ito na siya. Dalawa na yung aking nahihanda dito. Yan po. Ganyan ka tabayan lupa na yan, guys. At nagsipagsuksuk na yun sa loob yung mga bulati. So ngayon, gagawin ko, tatanim ako naman sila ng mga binhi, ng mga buto para maging binhi, guys. So guys, ganyan may tatanim ko lang itong mga buto ng okra. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, kung sana siya nalulugas kasi yan yung mga buto ng okra niya. Okay po yan, malalaki yung mga ano yan, yung mga buhay yan kapag nainog na. So sa ngayon, guys, yung mga okra lang yung may tatanim ko ngayon. Alright. Ito po yung mga buto niya. Yan yung mga buto ng okra na itatanim ko. Siyempre, kailangan natin ng spacing dyan. Although, magaganda naman itong mga buto na to, na talagang sigurado naman yan. Na so, ito po siya, mga kapatid. Ang gagawin ko dito, guys, ihilera ko lang siya. Dito. Dito. Ito. Ganyan yung paghihilira ko sa kanya, guys. Ito yung tatanim natin yung buto ng okra. Kada isang butas, lagyan ko ng isang buto. Para meron din akong space pagka ililipat ko na rin siya sa mas malaking lalagyan. So, ito na, guys, ha. Isang buto, buto. Yun. Medyo maghihintay lang tayo ng ilang araw dyan, guys, para malaman din natin kung successful yung pagtatanim natin, di ba? Alright. So, yun lang yung kinailangan natin buto, guys, ng okra. No? Ito, mga buto pa rin po ito. Yung sa kabila kasi, iba ang itatanim ko dyan, guys. Pagka nakakuha ko ng binhi ng kamatis or ng sili, mas maganda, di ba? So, yun, guys, no? Natapos na tayo maglagay ng mga buto dito sa ating lalagyan. At dito ko po sila pansamantalang inilagay. Medyo angat ng konti sa lupa para at least hindi po sila dadagain. Kasi dito sa amin, guys, malalaki yung daga. So, kapag ka nakapagpatubo ka ng mga binhi, minsan kinakain ng daga. Kaya, eto, guys. Update ko na lang kayo sa ilang araw, no? Para makita natin kung tumubo na nga siya or what. Salamat, guys. Guys, maraming salamat po sa panonood. Kung bago pa lang po kayo dito sa channel ni Sangreal TV, pakiclick na lang po yung subscribe button at ang all notification bell para palagi po kayong updated sa ating mga videos. At support na rin po para sa ating channel. Open na rin po ang ating channel membership, guys. Andito po, may tatlong levels po yan sa channel membership natin bilang suporta po sa channel natin na Sangreal TV, guys. At
hindi lang po yun, para rin po mas mapaganda pa natin ang mga susunod nating mga videos. So guys, maraming salamat. Don't forget to click subscribe button. Okay, na nandito sa may gilid. Tapos po, ay palagi na lang po kayong maghintay po sa atin pong community tab. Ipo-post po natin doon ang mga susunod pa po natin mga videos. Maraming salamat po guys. Salamat sa panonood ng Sangreal TV. Thank you so much and have a wonderful day. Fresh na fresh. Shout out sa Sangreal TV! Sangreal TV! Sangreal TV! Thank you so much guys!